ang angas ng Pinas sa wakas nagsalita na sa kanyang hirap na dinanas sa unang laban niya sa Japan, Gian Real Casimiro. Ibinagi niya ang mga dahilan kung bakit ganun na lang ang naipakita niya sa laban kontra yan kay Yuki Noriguni. Casimiro, parang nagka-COVID nga raw at marami pa mga matitinding mga revelasyon ni Casimiro. Yan po ay ating sabay-sabay na alamin. Marlon Dapales, sa hirap na dinanas noon at kabiguan sa kanyang karera bilang boksingero, nagpasalamat na. Dito po galing mga kwento ang balit na ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Maging ang former 3 Division World Champion na hindi nakapagtimpi pa at binigyan na niya ng kasagutan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya sa nakarang laban niya kontra kay Yuki Noriguni. May ilan naman ng mga boxing fans na medyo nadismaya na nakita nila na hindi ang dating Casimiro ang angas ng Pinas na tumalo sa matigas na tete na si Zulani. Early rounds pa lang ay napunan na nila na medyo hingal kabayo na ang angas ng Pinas. Kaya ang sabi ng ilan, ganyan talaga ang napapala na isang boksingero na hindi kumukuha ng mas may kalidad na trainer, coach sa strength and conditioning at nutritionist dahil mas maganda na dapat kumpleto rekados ang isang boksingero pag umakyat sa ibaba ng lona. Pero may mga nagsabi naman na meron din namang kumpleto pero gapang at gulong lang din naman ang mga nangyari sa kanilang laban. Pero ang halaga dito mga kakwento ay kumbaga solido ang team members na isang boksingero na kinakailangan niya. At idagdag mo pa ang husay at galing na isang boksingero sa pakikipagdigma. Siguradong ang tagumpay ay mas mataas na chance ang makakamit. Kaya naman, sa panahong tinanong si Casimiro ng Japanese reporters sa kanyang nakarang performance niya sa Japan na dapat sana na magpasikat ang angas ng Pinas, ilang plano doon ay hamunin niya ang monster ng Japan na si Naoya Inoue na ikasa ang laban nilang dalawa. Pero dahil sa accidental headbutt, tabla ang laban at pati na ang sports analyst sa ating bansa ay nagsabi na hindi karapat-dapat na makalaban ni Casimiro itong si Inoue. At pati na rin ang promoter ni Inoue na si Hideyuki Washi ay nagsalita na at sinabi niya na kinakailangan pa ni Casimiro na mag-practice para maging potensyal na kalaban ni Inoue itong si Casimiro. Nako ah, pero inamin ni Casimiro dito na para sa kanya ay baka nga nagka-COVID na siya sa pagkakataong iyon. Siya ay may lagnat na at siya ay inuubo pa. Masama talaga ang pakiramdam niya doon. Pati nga raw ang driver niya na tagahatid at sundo ay na-ospital nga ito at nagka-COVID. Idagdag mo pa mga kwento ang staff ni Casimiro na inuubo rin. Hindi rin siya nagpa-quarantine sa pagbalik sa Pilipinas at wala rin siyang tinitake ng mga medisina mula sa ospital. Kaya nilinaw ni Casimiro na hindi ilan kung bakit ganun na lang ang naipakita niya sa laban ay hindi ito sa dahilan na umihina na ang angas ng Pinas. Mga kwento. Binalikan ng bangungot na Pinas ang pinagdaanan niyang hirap sa boxing, bagamat may natalo siyang hapon via knockout. Pero nabaklas naman ang titulo niya na sa timbangan ay na-knockout na siya. Pero ang mapangyayaring iyon ay naging dahilan na naging mas malakas ang bangungot ng Pinas.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Enrico Cortez, kay kakwentong Michael, kay kakwentong Edgar Idejer Bahala, at kay kakwentong nanunood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.